Alam nyo, ang comfort zone, ganito yan mga kapatid. Pabalik-balik lang ginagawa mo. Pagising mo, kape, pandesal, panood ng TV, laro, Facebook for so many hours, Mobile Legend, Call of Duty, daming mga laro. Nasa comfort zone ang tawag nun. At marami nasa comfort zone. Walang pressure, walang challenge, pero wala ka namang development sa sarili mo. Routinary na lamang ginagawa mo. Walang improvement, walang fruitfulness, walang pagbabago, walang risk. Yung hindi mo na na-feel ang pressure at wala ng challenge, meaning na stuck up ka na. Wala ng improvement, wala ng fruitfulness sa life mo. At marami dyan tumatanda na. Walang nakikitang development sa buhay nila pagdating sa spiritual aspect. Kaya kahit anong galing mo at husay mo sa mundo, pag narrate ang paglilingkod mo kay Lord, wicked and lazy. Hindi i-appreciate ni Lord yung ginawa mo sa mundo. Ang hinahanap ni Lord, ang ginagawa mo sa kaharian niya. Now, how can we serve well? We must move out from our comfort zone. Willing ka na umalis sa nakasanayan mo at yakapin ang bago sa buhay mo. Pupwedeng hindi ka komportable. Alam niyo yung mga bagay na hindi natin nakasanayan? Pagbabasa ng Bible, manalangin, may mga tao na nag-check sa atin, tinuturuan tayo, mentoring, training. Lahat ng yan, hindi mo nakasanayan. Pero gagawin mo at yayakapin mo ito. Alam mo ba mga kapatid, ang move out to your comfort zone? You are willing to take the risk. Handa ka sa kabiguan. Handa ka sa mga failure. Handa ka sa rejection. Handa ka mga kapatid na i-deny ng kapwa-tao mo. Nakwento ko na sa inyo dito. Gusto niya talaga na magbago nang hinayang siya sa mga tao na nasa paligid niya. Na alam niya, pagtatawanan siya, talikuran siya, kukutyain siya, takot siya na mawalan ang mga tao. Gusto niya raw ma-born again. Pastor, gusto ko yung salita ng Diyos na unawaan ko. Pero marami mawawala sa akin eh. Yan mga kapatid ang masaklap sa lahat. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 9, 23 to 24. And he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Then itong paliwanag ng Panginoon pagdating sa 24. For whoever wishes to save his life will lose it. Yung tao na kausap ko, ayaw niya na mawalan siya. Pero sabi ng Bible, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. Alam niyo kapag pinoproteksyonan natin yung sarili natin, ayaw nating mapahiya, ayaw nating ma-reject, ayaw nating mawala yung mga kaibigan natin, mas lalo kang mawawalan. Biro mo, handa kang mapunta sa impyerno, huwag lang mawala mga kaibigan mo, masaklap yun. At yung mga kaibigan mo, nawala rin sila, tinakwil ka rin. Pero kung handa kang mawalan, handa mo talikuran ang lahat, alang-alang sa Panginoon, lalo kang magkakaroon. Because you get out, you move out from your comfort zone.